Hello! Ako ay magsisigang ng manok. Ang halaga ng manok na ito ay 200 piso na ngayon, 1 kilo. Talagang namahal na ang mga karne. Dati 160 lang, 150, 160, ngayon 200 na. Siya nga pala, pinalambutan ko na ito sa asin. Kasi akala ko kanina ay iaadobo ko sana, hindi ko alam man talagang luto. Kaya nilaga ko na sa asin. Ngayon ay isisigang ko na lahat. Narito ang mga sangkap. 2 taling pechay lang. Mahal kasi ang pechay na ngayon. Sibuyas, magic sarap, norsinigang, tunay na sampalok, asin, at siling berde. Kinuwenta ko lahat ng ito ay halaga na 240. Pwede pang maging 235. Ito ang halaga ng aking isisigang. 235 hanggang 240. Hindi ko na ito kasi igigisa. Na tulad ng dati kong ginagawa na gagasos pa ng mantika, bawang, patis. Kung ganun ang gagawin ko, ay hindi lang 240 ang aking mauubos. Iluluto ko na. Niluluto ko na ang sinigang. Nakalagay na ang asin, sibuyas, at siling berde. Ang ilalagay ko ngayon ay ang petsay. Kasi matagal din lumambot ang pechay, ang karne ay luto na. Dahil pinalambutan ko na kanina na may asin. Yan, lalagay ko na ang pechay. Kung ano ang pagkabili ng manok, ganun ko na rin siya ay sinigang. Hindi ko na pinutol-putol. Yan. Lalagay ko na rin ang sampalok na bunga dito sa kabilang gilid. Yan. Hihintayin ko na lang maluto ang sampalok. At pechay, doon ko ilalagay ang asim at pampalasa. Makulo na. Putok na ang sampalok at lumalambot na ang pechay. Lalagay ko na ang powder na sinigang. Maliit lang. Kasi nga ay may bunga na. At isasabay ko na rin itong pampalasa o magic sarap. Yan. Halo-halo na. Balibalik din ko na ang karne ng manok. Konting pakulo na lang. Ang ginagawa ko nga palang ito ay madaling paraan ng pagluluto ng sinigang na manok. Hindi na maiinip ang kakain kasi una na napalambot na ang karneng manok. Ito pala ang magandang paraan. Luto na. Titikman ko na ang lasa. Kung okay na ang alat. Okay. Pati ang asim, okay. Iaahon ko na. Kulo-kulo.
Ito ang magandang tingnan na bahagi sa pagluluto, ang kulo-kulo. Luto na ang sinigang na manok, pinadaling luto na sinigang na manok.